Good morning, everyone. Ito po si vlogger Nilo from You've Got Club. Narito po yung... Narito po yung binigay sa akin na prutas na kung tawagan nila ay magic fruit. So, nilagari ko po siya kasi yun ang sabi lagariin daw. Ang ginamit yung gamit na panlagari, hindi yung pangkahoy. Siyempre, baka matetanot. Ito ang ginamit ko, yung stainless na lagari na binili ko sa SM. Pang all around to eh. Medyo matigas ang lagariin. Pinagpawisan ako. Kasi dahil bilog, magalaw. At ito yung aking pinaglagarian. Diyan sa lagari na yan. Ngayon, nabuksan ko na siya kanina. At ngayon sabi ko, i-video ko para makita nyo kung ano itsura. So, buksan natin. So, natanggal ko na yung parte rito na bahagi ng laman. So, kakayurin mo lang pala yan. So, yan ang laman. So, ito yun. Yung loob ng magic fruit. At ito na yung aking mga tinutungkab na magic fruit dito. So, sana magustuhan ninyo yung lasa nito. Sabi dito, lulutuin lang daw to. Huwag lalagyan ng tubig, asukal, at kung ano pang mga gusto mong pampasarap. Kasi napakatamis daw nito. At ito daw, prutas na to, gamot daw sa diabetes. Pero sabi nung nakausap kong may-ari, kung gamot daw sa diabetes, bakit sobrang tamis? So, hindi ko rin alam. Pero sa sunod nating mga video ay alamin natin kung ano nga ba yung magic fruit. Kasi hindi ko pa siya nalalasa, hindi ko pa natitikman. First time kong titikin sa buong buhay ko, 50 years na hindi ko nakita tong prutas na to. Pero parang naririnig ko lang siya ngayon, actual. Ako na mismo yung nagbukas, no? So isang linggo na sa akin to, sabi, yung pag pinitas mo sa puno, dapat mga 2 weeks lang dapat buksan mo na para hindi siya masira. So napansin ko rin nung binigay sa akin to, medyo green na green, ngayon medyo nagbabrown. So ibig sabihin nagkakaroon ng changes doon sa prutas. So mamaya iluluto natin to, no? Tutuloy natin mamaya. Okay, tungkabin ko muna ha. Marami palang laman to eh. Din lahat. Siguro o tingin ko din na kasi mahirap na yan. Okay. That's it. Yan na po yung laman ng buong magic fruit. Yan na po.
maubos na yung laman. Okay, lulutuin naman natin. Tingnan natin. Lulutuin naman natin. Okay, ganito na po yung itsura po ng magic root. Ang sabi po sa akin, lagay ko sa kaldero, tapos pakuluan lang sa apoy, at tapos hanggang sa magkaroon siya ng sarili niyang parang sabaw. At yung sabaw, yun daw yung ihigupin, yung katas, para daw sa sakit ng diabetes. Hindi lang sakit ng diabetes, kung ano, pwede naman. So tinatanong ko kung ano mangyayari dito, at hindi ko rin alam masagot pa, kaya mamaya bibigyan ko ng information kung ano na naging resulta nito. No po? So balik tayo mamaya rito sa niluluto kong magic fruit. Okay? So ito na po yung niluluto ko na magic fruit na nilagay ko sa kaldero. Ganito po ang itsura niya. Kala mo sunog yung ibabaw, pero hindi pala. So yung katas nito, yun daw yung hihigupin, no? Para masarap. Tignan natin. Kinakabahan ako, first time ko po kasing titikim ito. Hindi ko alam kung anong gaano kasarap ito. Okay, ito na po yung magic fruit na niluto ko. Nilagay ko sa kaldero, tapuran tubig yan, pinakuluan lang po. So tingnan natin kung ano magiging lasa nito. Ang sabi ay ito daw ay iinumin yung katas para dun sa mga may sakit sa diabetes. At hindi lang naman po sa diabetes, kumbaga pagkain din po talaga siya. So tungayan natin ano kung anong lasa nito mamaya. So first time ko po talaga to, at alamin ko pa kung ano yung mga proseso nito, paano ito kakainin, gaano katagal lulutuin, kasi ngayon nalulusaw na yung niluluto nating magic food. Balik tayo ha.